Alright, magandang hapon guys. After how many months, ngayon lang uli ako gumawa ng video dahil maraming mga aktibidades, bisibisihan. Okay guys, ito isang mabilisang video lang para sa mga nag-request, lalo na dun sa mga sa GC ko. Ito, related to sa ano, sa mga nakaraang video guys. Itong ano na to, strategy na to, bali maghahanap lang tayo or i-apply lang natin to sa tuwing nagko-consolidate siya or sideways. Huwag natin i-apply to guys pagka yung volatile siya or sa news. Huwag natin i-apply to pagka yung mabagal lang ang market, yun nagsa-sideways siya, pwede nyong i-apply to at kikita kayo dito surely. So ganito lang yung guys, maglagay muna kayo ng ano, una maghanap kayo ng trend na sideways. Halimbawa, pag nakita nyo may dalawang kanto, dalawang resistance na yan katulad nito. Ito guys, oh. Ito, dito yung unang resistance niya. Ito, itong dulo na to. Tsaka yung zigzag niya, dito yan, una. Tapos, na-break niya ng ilang pips lang yan, siguro mga 2 pips. Lumipat. Pagka ganyan kasi lilipat na yung zigzag. So, 1, 2. Maghahanap kayo ng dalawang resistance tapos dalawang support. Ito, unang support tapos ito pangalawa. So pagka ganyan guys, maglalagay kayo ng line. Lalagay kayo ng line for resistance and support. Yan. So wala muna yan. Pag nakakita kayo ng ano, halimbawa ito, bumaba na yung zigzag. Maglagay muna kayo ng zigzag guys ha, dito sa insert, indicator, tapos dito sa custom. Yan, sa pinakababa nyan, mayroong zigzag nyan. Lagay kayo. Ngayon, pag nakita nyo nakababa na to, para nakaano, papormahin nyo muna. Kasi, yun nga, naghihintay ka nga ng dalawang resistance saka dalawang support, no? So nakaporma na siya, nakababa na yung zigzag daw niya. Pagdating dito guys, since may line kayong support dyan, tsempohan yung buy dyan. Dito, magbabay kayo. Tapos, itong zigzag niya, lagyan mo ng line sa gitna. Itong down zigzag niya. Ayan. Sa middle, ano, middle line natin, dito siya sa gitna ng zigzag. Tapos, maglagay muna kayo ng stochastic, no? Dito sa insert uli, indicator, tapos sa oscillator, may stochastic dyan. Ayan. Palitan nyo ng sa level, sa parameters, palitan nyo 733. Ayan, no, 733. So, ito na yon. Naging dalawa na, no? Burahin natin tong isa. Tapos, pwede kayo maglagay ng ano, ng middle line. Ayan, 50. So, mabilis lang naman yan. Mag-add lang kayo dito sa ano, guys. Dito sa levels. Ayan, no? Add, tapos lagay kayo 50. Tapos, okay. Ayan, may level na kayo sa gitna. Kasi, magagamit yan natin, guys, mamaya. So, una, since ito yung ano natin, no? Ito yung hinanap nating ano, sign para pwede tayong mag-scalping. Scalping lang gagawin nyo dito guys. Huwag kayong magsiswing o magde-day trade. Scalping lang. Pagbaba niya guys, yan, may support kayo, resistance. So, tsempohan nyo dito. Kasi, surely yun, hindi niya ibibreak yan. Ibibreak man niya, ilang pips lang katulad nito. Ilang pips lang yan. Ilang pips ba yan? Mga 5 pips? 7 pips yan. Ngayon, nakabay na kayo dito, no? Pagdating dito sa middle line, guys, huwag muna kayong mag-close. Magsisell kayo dyan. Dalawa, sell, buy. Pwede nyo sabayin. Sell, buy.
pagtaas niyan, minsan kasi inaabot niya dito sa ano, sa resistance, minsan naman hindi. So pagka ganyang scenario, by dito, by sa gitna, tapos dalawa cell, may cell siya kasi minsan bumababa yan, guys eh. So pag dalawang nilagay nyo, pag bumaba siya, kita na agad kayo. Ngayon, yung buy nyo, tsaka yung dalawang buy nyo, may iiwan, di ba? Kasi bumaba muna siya. Huwag nyo muna i-close yan. Kasi babalik yan sa taas. Pagbalik nyo sa taas, so dalawang buy nyo, i-close nyo. Limbawa, bumalik siya, umabot yung price dito. E di close nyo na. Pagdating dito, mag-sell kayo. Pagdating naman sa gitnang line ito, mag-buy and sell naman kayo. So, ganun lang gagawin nyo, guys, kasi karamihan ng mga sideways, umaabot yan ng limang resistance. 1, 2, 3, 4, 5. Minsan, ano pa nga yan eh. 8, 10 eh. Depende yan sa ano, sa gagawin niyang ano, sideways. So, ngayon, kung ilang ano yan, guys, ilang resistance and support, ilang entries kayo, nakakarami na kayo habang ang market nagsa-sideways. So, ganun lang kasimple, guys. So, paano nyo malalaman na hanggang resistance lang siya, tsaka hanggang support? So, itong si stochastic ang gagamitin natin, guys. So, ito, pag sa dito kasi sa 15 minutes tayo, ha. Kasi dito sa 15 minutes, guys, pag sideways siya, reliable tong si stochastic. Pwede nyo pagkatiwalaan. So, pagdating ni, ano, ni oversold, pagdating sa oversold ni stochastic, mag-buy na kayo dyan. Pagdating dito sa overbought, mag-sell na kayo dyan. Kasi yan ang palatandaan dyan. Yung 80 tsaka 20, yan talaga ang default settings niya. So, daytay or usually dyan lang siya. Dyan lang siya umiikot. Nagba-bounce-bounce lang siya dyan. So, pagdating dito, guys, itong blue, now which is 8, short ano, period, magkocross yan sa red. Yan. Once na magcross yan sa red, ibig sabihin, magchi-change na siya ng ano, ng trend. Magda-down na siya, tapos up, down, up. Tapos, itong gitna naman, guys, dito yan. Dito yan sa middle ano natin. Middle line natin. Itong 50. So, minsan, dyan lang siya sa 50. Katulad nito, yan o, sa 50 lang siya. Tapos tumaas. Ayan o. So, makikita nyo. Ayan o. Pwede nyong lagyan nito o. Ayan o. 50 lang siya. Pero, yung 50 niya umabot dito sa ano eh. Basta pakiramdaman nyo lang tong support and resistance natin dito. Tapos si stochastic, halimbawa nasa oversold na siya. Ayan, mag-close ka na dyan. Tapos, mag-buy ka na. Pagdating naman dito, close, sell. So, ganun lang, guys, ka, ano, ganun lang kasimple. Tsaka itong si, ano, guys, itong si zigzag, siya, nagpo-point siya, halimbawa, dito, no, dito siya, starting dito, yung upper zigzag niya. So, halimbawa, itong si zigzag nasa 50 pa lang, hindi pa yan siya maglalagay, guys, ng, ano, ng zigzag line. Bubuuhin niya muna yan, umabot dito sa 70 or 80 bago siya maglalagay ng zigzag. So pagbaba ni zigzag, ang ibig sabihin niyan, hindi na siya magdudugtong ng zigzag dito. Nagets nyo? Hanggang dyan lang yung zigzag niya, mag-ano na siya, mag-opposite ano na siya, opposite side na siya. Yan, pagdating dito, nasa oversold na siya, tapos tumaas, pataas na si ano, si stochastic, pataas naman yung zigzag niya. So, malalaman nyo. Okay, guys, ganun lang kasimple. Pagdating dito sa support, buy, tapos pagdating din sa gitna, buy, sell, sa buy. Tapos, dito sa taas, close, may iwan yung sell, mag-sell kayo sa taas, dalawa na bale. Pagdating dito sa baba, close, dalawa, dalawang sell. Ganun lang, guys. Kasimple. Okay, sana may natutunan kayo. Thank you so much. Please share my video and subscribe, likes, para marami pa tayong magawang video in the future. Okay, thank you.